Number two. Una, consistent. The same, ang imong gisugdan pag-una, hantod maghuman ka, maugi hapon. So, ayaw usba ang imong volume. Hello? Ayaw usba ang imong max, Alvarado. Ayaw usba ang imong passion. Tungod kay wala ka napansin, di nasama ka ni Anton, ay mong saan lambi kayo, karang lambi man gihapon, pero itong laging pahinagsili, di pusil, o di ba? Ginamos push up sili, o sulban, ayaw pa sobrahin kayong high blood. So ikaduwa is, there is a Salmo 92:13. Church involvement. Church involvement. Unsa ba ang pulong na involvement? It is the fact or a condition of being and participating in something. Hello? Nagpagamit na ba ang tanan? Can I remember itong uso kayo ang COVID, di ba? Pag maingon na, may nag-post dito, gihilantan na ba ang tanan? Pero karoon itong tunan karoon, yung gitawag na ito, ang paglambo sa ato ang pagtuo. Ayaw pagsugot na hantod mo idatag ni isa katos, mo idatag no benta, maura gihapon ang atong kinabuhi. Ngayon na, brad, kumusta man ka? Ah, maura gihapon. Kumusta na ka, brad? Kurihil ako! Naamo mo, kung gawin gihapon. Dapat usbo na to, pati ato ang mga gitawag na to, ng mga, usapan pa, mga hashtag. Oh. Hashtag! Mao ragi hapon. Apat hashtag, maayo ang Ginoo. Eh, paibalo na watay bugas, kinaghan na ta. So number two is, church involvement. Kadtong mga gipananom diha sa balay sa Ginoo, mulambo. So na mga time na matagtag sa kanato na ay giputang simbahan. Bisag pila ka tuwing tumawala, musugot ka sa dili, ibalik ka sa Ginoo. Ibalik ka sa Ginoo, kay para ka dira. Marang nag-uol ba? Yes, tagdili niyong mga problema. Pakas na para malipay mo. Diba? Ka-remember mo na yung naman ninyo? Na pila ka tuig na mihinay ka, napalon ka, ay yung niyawa. Napatay mong kandila sa pagpangalagad. Pero ang Ginoo, di pa dalang alagad, sindi na. Pag sindi na, panahod ka. Oh. Ingon na, tagod kay? Ingon sa Bible verse 13? Katong ipananong! Diha sa balay sa Ginoo, mulambo. Una, katong matarong mulambo. It means, tananta na ay kaugmaon. Walay katulong ang imong silingan, walay katulong ang imong mga higala, mamingon ka, wakay future. Ingon sa Biblia, ang matarong mulambo. Ikaduwa, katong gitanong sa Ginoo. So walay bising isa sa tuwa din na dili makuslan. Usahay, mamati si Yaway. Ano Yawa? Uy, kurban ka. Nikuro ka. Tama mo, di ba na ko yung person ako ni? Time. Pagamit pa sa Ginoo. Kung gusto talang mo lang buong atong pagtuo, church involvement. Kita dere ang naitisera magpagamit, pero ginatanaw ni mo ang imong kaluyahon. Ginatanaw ni mo ang imong weaknesses. May mga tayo po sa mga kauban na huwag itanam sa Ginoo. Kita na to? Kasi kung sa'yo na tag-ampo, nangakuan na akong mga nabi, Lord, binuhoy ka, ane. Ako mga, kanina akong tuhod na, kung na, kuskan, tuhod, huwag yapon. Bakman kita nung sa Ginoo. Muna, hindi tama tingala na nung usahay, transfer o whatever din na, naiplano ang Ginoo sa imo. Pero kung gusto ka mo lang mo, hello? Amen. Gusto ka mo lang mo? Yes. Pagamit na. Inay mong katupad. Kano saan mo ka magpagamit? Sabi ka sa kod, ikaw pa, kano saan mo magpagamit? Pagdili ang Ginoo mo gamit sa imo ha, sad to say, yawa ang mo gamit sa imo ha. Matingala lang ka, na upan at sinumbagay na dito, kay lahiin mo lang kita ko! Kaya kailang upan na, nag-nilay ka na, nag-nilay ka, na, tungkol kayo mo kita ko sa ilaha, na love ni mo ang matagtagsa. Kasi kami na tungod sa imo na nagbalik kayo ang ilang mga relasyon. O tungod sa imo na nagupag sa mo. Hello? Ingat sa Bible, katong ipang tanong diha sa balay sa Ginoo, mulambo diha sa hawanan sa atong Diyos. Kung
kung tao lang ang nagbutan sa imo adiri, di ka kalahot ay. Itunod kayong Ginoo na butang sa imo ha. Ayaw pag ihana ang basi mo ha, sister. Ayaw pastor, giubo ko. Di mga responsibilidad pa na pagkasin mo, ikaw MC ka ron. Pas, wala hindi ha. Di, pakuriti oy. So, tapos aman. Ano na ba na? Meeting na doon. Samtang dako pa kayong bulaton, samtang gasugod pa ka, mauna ang imong chance na kapagamit sa Ginoo. Di ba? Kala manito yung gugugod ka, nawa ko na nilhi, di ba? Lapot kayo sa ligon na, di ba? Kala maupot ka na, wala sa ligon. Ay, huna na, di ay? Meron kong dali, oh, lakit na, para na, natrabaho, merenda. Maulo ka, matulog sa nagmerenda. Tapos na, baga na itong mga face. Pero, mga lipit mo ito, mga nawong, no? No, open na. Number two is church involvement. Hello. Amen. Kung dili ni mo bihaan ka ng bangko, dili ka mo tindog o dili ka mo tikang, dili ka mo usman. Kung kuan ni mo ang imo ang kaluyahon, kung kuan ni mo ang imo ang kahadlok, kung kuan ni mo labos sa tanan ng imo dagang labhonon, kung kuan ni mo ang imo utang sa mo tikang nahawa, dapat mutindog ta. May mga ta, Lord. Kapangibay ako, Lord. May mga raba ka na, simba ka na, ay, niya akong problema, ginog, ibit-bit na ako, ibutan na! Hello? Number two, church involvement. Sinsa karoon ang musaad na mga sa ginagtabang na magpagamit na sa tagang kayo. Tayong pagamit ka, dalawa ka kung kunti na, puti kayo, oksida o, sa abo. Kaya pamaagi. Kaya kung wakang ginahimu, mabored ka. Boarding house. Mabored ka ba ka ng laayan ka, wakay gana, kaya makagihimu. Hello? Dapat na tahimuon, magpagamit ta. Una, ang akong pagpangalaga dapat, kung unsa pagsugod mo, kung unsa kalami, hindi dapat mulas ay. Butangig ka, pagbalog mo yung kasugar ba, pwede mo tabang, balog asin, pwede mo mawalang lasa. Pero medyo na-prepare kami. Prepare ba? Prepare lagi. Oo, oh, di ba? Ikatwa, involved. Tabulaton sa Ginoo. Naka-excuses. Sa Ginoo, isulti. Ay, sumusilingahin mo. Sabot mo pa nga. Tawa ko. Awanin mo. Pwede ba yun? Pas, di ko kaya. Pas na. Noon ang pagkawala sa kumbo. Glory to God! Pupasmas na pagkawala. Those that planted in the house of the Lord shall flourish. In the house of the Lord, speak of the people of God. And 2 Corinthians and 2 Chronicles chapter 7. Tikson, sekreto para mulambo atong pagtuo, pagpagamit sa Ginoo. Ayaw intertina na inani ka, sila inato. Kanta yung nito eh. Mga na yung nauwagin mo, sama na ako, kaya maglisto sila. Mga na yung naong ni Nanay Magda, wala ginihimo sa naong ni Cora, kaya maglimog identify na pan sila. Unique ta, naatay, unique! Amen! Kasi nga natong kinabugi, naatay na kong mahimo, na naatay gahom. Sige, hatag sa Ginoo sa tuwa, na pwede mo yatak sa gahom sa yawa. Pag kinanglanan mo, magpagamit ra ka. Magpagamit na ka! Ayaw na hulatan na, mangandoy ka na, wala! Hello? Wala mo kita kumpanya ng sweldo gulay sa mga tao, wag mo trabaho. Siguro ka itong kumpanya, wag pa natindog, natindog. Kita mo kumpanya ng sweldo na wag ka trabaho? Wala pa no? Wala siya pa ngay Lord, i-bless taong ko Lord. Pero naman siya maganda. Wag ba ka naglihok niya? Di ba? Kasi ganikanan na maglipay sa iyang anak. Sige pa ngayon, piso ma, piso pa. Pero ang hugason gaana nito. Ganda na ay! Anak man eh mo, tagaanin mo gamay. Gusto mo kagamay ra. Okay lang ang gamay na blessing. Ayun na, naabog rin. Magamay ako. Mana ba? For example to, church involvement. Hello? Kinala na ito magpagamit. Dugay na unta ka ni Asimuso. Dugay na unta ka ni Oswald. Pero na nang nagpabilin ng tao, nagmubo ang ato ang spiritual, di na ka makita. Di ba? Ikson, samtang buhi ka,
May chance ka pa. Ano mo katupad? Ay, kapatakasis, pariyota, may chance pa ta. Ay, may chance pa ta. Ayun ko, tanawa lang, ayaw ka tao eh. Na, may chance pa ta. Ikadawa, church involvement. Okay? It is ang tawag na to na involvement. It is a noun. Oh, noun is a? Unsa ang noun? Pangalan sa tao, butang, o lugar. Next is, gawas sa gitawag na to na na-involve ka, kailangan nyo ang mag-participate. Participate ba? Tahingan niya, kiss na lang pala yung kamatingan, abot mo ka. Ater, ang usilingan. Iksuod ko niya sa Ginoo, kinahanglan na to mag-participate. Sa unsaman ang bulaton sa Ginoo. Pagpapin ko sila, muna, pagpapin mo na, amaw pala yung iyo na to. Mag-isabag sa unahon na to. Kesa na, kung kura ka rin to, kung nakalaan mo. Di ba, listo, kinagwakar ko kasi yung idea. Ang to yung mga idea, napanoos na. Kitang idea na napanoos. Kahit ako, mga bright up talan eh. Di ba? Mula mo atong bulo-bulo ato, may share kasi mga idea. Participate po ba? Napasok rin ko, ang imo ang listo din ang ako, kisa din eh. Wakarong. Kisa ko pasama na. Ang tunda, alas astusin na ta. Pag-ingon na ikot, tundugda yun ako. Kaya niyo mo na, ah, kaya kayo nila. Kaya na, kaya na. Basta sama-sama. Number two, church involvement. Katapusan na ta. Kaya mo na magsigil sa inyong mata. Okay na mo tiya? Okay, mayo. Verse 14. Sila sa gihapon, magadala o bunga. Diya sa katigulong. Sila mo, mihimong tambo o milambo. Kinsa nakabuhi ilagmano. Anong kikay, pagkagamay ba? Hantod nagdumala ka. Hantod na nagunga. Then, pila nakatuyog si anak. Nga, 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 ihawa na. Ayaw. Ako magpanggan eh. Lababas akong asawa ba na? Number 3. Kung gusto ka na muuswag mulambo atong pagtuo, number 3, constant. Ta pastor, constant. Constant preaching. Kanang kinanglan ni mo na musangyaw na ka. Ay, tayo sa ngayong silingan, wakalapot ato. Magsuma, magsuma sa barangay. Number 3 is constant preaching. O isa ang purong na constant. Occurring continually over a period of time. Ikaduwa, continual or continuous. It is unchangeable, faithful, and dependable. Hello, constant. Kanina, consistent. Pagsugod ni mo, handled pa kuman, the same power, and the same passion, and the same decision. Kaya pagsugod ni mo, nag-decide ka mga lagad. Kunya, tonga-tonga na ka. Mauli na lang ko eh. Saka mauli! Tayo mong pala sa langit man! Di ka, pasunod sa Pedro dito. Tiwa kayo na kumad, di mong ipahimo sa ato ha. So, ikatulo is constant preaching. Ngayon ang Bible, sila sa gihapon magadala o bunga diya sa katigulangan. Salamat sa Ginoo na naatay mga adult dere. Glory to God. May purpose na magibutan ka dere. Kaninat po na ang simbahan na ay bata, na ay tama-tama, huwag na po'y hamtong. Ang pangutana, kanang kung good at kita ng mga Pinoy, Pinoy man tanong, lahi ang Amerika eh. Pagtigong sa Amerika, sitig po'y tinatawon. Kaya na ay, pension. Ang Pinoy, pagtigong na, halapas, ang sagihan ko, iwi, tinigaw! Ang Bible nag-ingon, na sila sa gihapon magadala og bunga diha sa katigulangan. Kinsa nakaingon sa diya ni abutag mga nubinta ang ato ang gising nga kainiton na ara gihapon. Oh, sila nga magagihapon magadala og bunga. Wala akong pangandoy sa Ginoo Lord kung itat kong nubinta. Iko anang gihapon na sama ka kusog pangalagad sa Ginoo. Ang flourishing faith. Flourishing. Flourishing. Yeah? Kanang nagauswag na pagtuo. Bisan pa na nag-aabot na, nag-matured ka physically. Pero ang ato ang bunga nagapadayon ng gyapon. Hello? Nagapadayon ng gyapon diya sa Ginoo.
they shall still bring forth fruit of their old age. Flourishing faith is the result of continually evangelism. Hello? Sa ako ang edad o sa kadugayon sa pagpangalagad, kahinan bang baka na nakagisira? Kinsa dali nakahinan doon na nakagainan? Sing simple lang, Brad, maayo ang Ginoo. O sa'yo, mahalog sa mulito. Kaya wata kayo lang sa itong Ginoo, pag mahalog sa baby ayon, mahalog ka katawan. Hello? Kung gusto nato na mo-struggle ang atong pagtuo, constant, it means continually. Means continuous. I-continue ang imong kanunay pagpangalagad sa Ginoo. May nakakita o wa? Ipadayon ang imong kanunay pagbasa sa Bible. Ipadayon kanunay imong pag-ampo sa Ginoo. Binigilangan na nakakay sisitibi na nag-ampo ka tao. Wala! Di na kinangan na mayroon na maahin ang pastor. Di ka nag-ampo. Kinangan na intended marita na natay pastor, natay sariling decision na himoon na ito ang buntag na ipahimo sa Ginoo sa ito. Constant. Continually. Kung undang-undang kasi mong pagpangalagad, ay pastor, vacation sa ako, pastor. Ano vacation ako sa hanon? Ano mo, pahuway sa ba? Ano ba? Wala ni bakasyon na pagpangalagad sa Ginoo. Namukuan sa kami, minor sa ako, pastor, kay tagahaki pagsulay. Musamot na, hindi ko nangyawa. Gali, gali! Gali, pahuway sa! Atong pirahan! Atong atake yun! The more ka nakapalayo sa Ginoo, the more ang power sa yawa na itala, i-atake sa imo nga. Ikson, hello. Tanang kita nakapilog kaluya hon. Pero always remember, sa panahon na maluya ka, dira ang yawa mo acting. Sa panahon na grabe ang imong kainton sa Ginoo, ang yawa mo inahinay siya. Hindi niya kaya ang gawang sa Ginoo. Do you remember? Kanani sa mutag kaluya. Then, wala kay gana sa pagsimba. Wala kay gana sa pagbasa. Wala kay gana sa pag pag-ampo, wala kay gana sa i-invite ka. Hindi ka, sudili ko. O, di ba? Kasi kayo mo, mudili. Pag-i-blessing, asanan? Hello? Sa panahon na mawala yung gana, musamot po ang atake sa yawa sa imo. So kung gusto na ito na muuswag atong pagtuo, kailangan na ito ang continual, constant, o, continual na mapagpagamit sa Ginoo. Katugay ng participate to. Kung sabi ko na ito, naaka rito. And constant preaching means naaka kanunay. Present ka. Kaya na naako to rin. Lord, hello. Yan sa pagtintuan ka na. Sa itong panahon karon, nag-dubli ang pagpangalagad sa yawa sa pagkatapis na tuwa. Nag-panginit, nag-aggressive ang yawa kay doon na lang ang iyong katapusan. Doon na lang ang iyong paghukom sa iya na ilabay sa o asa sa gin-design sa Ginoo. That's why kung pwede, iyang ihinahinay, Lord, ayos ang balik. Eh, ako pa rin pagsitawa ng mga anak. Ako pa rin pagtagbala ng mga anak. Ikson, dili mo lambo, dili mo tubo ang iyong pagtuo. Masigag repios, ayos sa Lord. No! Kaya wala ihatag ang Ginoo sa imo, di mo kaya. Wala ihatag ang Ginoo sa tuwa na di mo kaya. Kaya nakakita ang Ginoo kung unsang kusog na nasa imo ha. Unsang power na nasa tuwa. Unsang kita sa tubangan sa Ginoo. Nakaila ang Ginoo sa tuwa. So kinalala na ito, dawaton. Tulo sa mga sekreto kung saan mo lambo ang atong pagtuo. Una, consistent living. Number one, it means kung unsang imong decision na gisugdan, mingon ka, I will serve the Lord until ang mga problema, mga bagay sa mga kinabuhi, ang imong decision na gingon, I will serve the Lord. Padayon na rin ako. Ikadawa, church involvement. Magpartisipate ta. Hello? Samtang ginahulat ta ang Ginoo. Means, kung naay mga bulaton, naaka. Naay mga butang na yasang ino, naaka. Ikatulo, constant preaching. It means, padayon niyo mo ang pagpangalagad sa ino. Taliwala sa mga pagsulay. Taliwala sa mga bagyo sa imong kinabuhi. Kay palo ang Ginoo kung unsa ka bukat karon ang imong situation. Kapalo ang Ginoo na kinahalang kag financial. Nakahibalo ang Ginoo, nag-ikapoy na ka! Nakahibalo ang Ginoo, nag-resolve na ka. Correction. Tapos sabi niya, Ingon Lord, imo hanalay akong problema. Ando di na to, desisyonan na isurrender sa ginawang tanan. Dili, mausabang ato ang kinabuhi. Nitak na karon gusto sa ginawang tagatag chance.
istriyahan ang Ginoo. Ina Lord, mauni ang akong problema. Mauni ang ako ang ginaatubang sa matag adlaw. Gusto ko Lord na pagpagamit. Ako na yung birago pabagsa ko Lord. Kung ang babagsin mo ay mong kahadlok, kung babagsin mo ay mong kabalaka, kung babagsin mo ka na yung financial situation, kung babagsin mo ka na yung problema karon, sa yung pamilya, sa yung bana, sa yung mga anak, sa yung katrabaho, o sa on sa man, bisan pa sa yung kaugalingon, mo na yung time na gusto sa Ginoo, tagaan ka kagawasan. Gusto ba kang panalangin? Gusto ba kang panalangin? Ang panalangin, ginahatag sa mga taong antam mo dawat sa panalangin. Nipag nakakaroon, atong isurrender sa Ginoo ang tanan. Ikson, kaya pala ang Ginoo na practically soon ang atong situation karan. Watilain niyo mo on, doon sa Ginoo. Ato yung ng Ginoo, Lord, kapwin ako kayo sa akong panginabuhi. Lord, na ako'y sakit. Ginoo na ako'y palahiran. Yun ang akong pamilya, wanag kasinabot. Mung mga anak, mung bana, mung trabaho, isang ba sa mga utang. Wala exempted ang Ginoo na busi sa tumutapang. Problema, dili makalihok ang Ginoo, ang ipugan ni mo. Ay, pugi ang Ginoo. Pasod lang sa simong kasing-kasing. Tabara, ilalaw ang Ginoo na mo. Tabar mo sa pagsunod sa itong mga problema. Atong ibayaw, ato ang mga kamot. Father, in the name of Jesus, Ginoo na sayod ka sa matag-tagsang na atin ni Karol. Nakita ni mo, Lord, nagkabugat sila mga problema. Nakita ni mo, Lord, ang mga kusulinan. Ang mga pag-antos sa iyong katawan. Papanusay po ganda, Mr. Yawa, kung Ginoo tungod ni patubo sa mga na nagdakumi na kaya na mo ni nagdakumi na naamin na illegal decision. But in the times of problema, Lord, kung wala ang lumilag, lusong kamot, namuntog mo sa buluhatong sa yawa. Di na mo Ginoo mapalambo ang among pagtuo. Father, I pray right now na I declare in the name of Jesus, O God, na ang iyong mga pagtuo, Lord, musugod na o paglambo. Ninitag na ang karoon Ginoo, musugod na po na i-restore nila, ibalik nila ang ilang commitment sa pagpangalagad sa imo. Ikaduwa Ginoo, Lord, I pray na imo kaming tabangan na mo participate namin. Ikatulo Lord, para inoodol Ginoo na magpadayon ang among paglambo. Kinangan na mo Lord, magpapadayon sa mga among isugdan na mga saad pagpangalagad na kami magpagamit sa pagwalis sa Ebanghelyo. Father, in the name of Jesus, Lord, salamat. I-bless ang tanan na kasing-kasing igulungong Lord. And I pray, O God, imong saan nagaingon, Lord, na ang matarong mula po, wala isa sa mga Ginoo, Lord, na makaluloy. Because we are the son and daughter of the Almighty God. Wala katungod, Lord, ang kaaway na pagpaubos sa mga standard bilang imong mga anak. Because we are the son, we are the daughter of the Most High God. Ikaw nagaingon, Lord, na katugibutang nimo sa imong balay mulambo. Lord, naami sa buluhaton kung asa minimo gibutang. Lord,